Ang grupo nila Rachel, Renz at Isaiah ay nagkaroon ng meeting upang tapusin ang kanilang group work project. Okay, groupmates, present bang lahat dito sa Zoom? I think si Lorna ay absent. Baka late lang. Hintayin natin siya after 10 minutes. Kung wala pa siya, mag-start na tayo ng meeting natin. Okay. Okay. Okay, so absent na siya ngayon, ha? Lagi na lang siya dito, wala dito sa meeting natin. Napapansin ko lang, ha? Pansin niyo rin pala. Akala ko ako lang nakakapansin. I know, right, but let's talk about that later na lang after the meeting. Yeah, right. So, good morning, class. Before we proceed to our next topic, let's have a short recap on our lesson last week about the digital self. So, what are the advantage and disadvantage of the digital self? Anyone? Sir? Communication through online? Okay, what else? Working online. Okay. What about you, Miss Lorna? Miss Lorna? Are you there? Miss Lorna? What about Miss Lorna? Okay, proceed. Communication through online po. Nasabi ko na, di ka ba nakikinig? Si Luisa, ulit ang ata. Okay, that's enough. Kaka TikTok mo na yan, Luisa. Class, can you please stop? Okay. Proceed to your group activity and kindly submit it next week. Hello? Ano na ito? Hindi na ako makapong sa tingin mo. Ano ba yan? Ba't nila ako binabash? Ano ba ginawa ko? Hello? Ano bang mali ko doon? At makalipas ang araw at buwan, nag-face-to-face class na. Bawat isa excited, pero si Luisa, kinakabahan pa rin dahil sa nangyari sa post niya dati sa TikTok. Naalala pa kaya nila yun? Uwi na lang kaya ako. Baka makita pa nila ako dito. Ubus sa away at pagtawanan. Hey guys, tingnan niyo yung mukha ni Lorna dito. Gusto niyo post ko? What if post natin yan online? Oo nga, para pagkagulo naman siya. Sige. Muling lumabas ang pagmumukha ni Luisa sa internet. Naging viral ito at pinagkaguluhan ng mga netizens. Lalagot patay! Ano to? Makalipas ang ilang araw,
Simula nung nangyari sa kanya ang pagbubuli ng mga classmates niya, hindi na ito lumalabas o nag-TikTok. Kahit anong social media, hindi na ito gumamit. Nang dahil sa naranasan niya cyberbullying, na-depress siya at nag-take ng maraming medicine, muntik pa siyang mag-suicide. She still wake up in the morning at napagtanto niya na nakaligtas siya sa tinangka niyang suicide. She prayed to God at alam niyang second life na niya ito, kaya she decided na magbago para sa kanyang ikabubuti. Nalaman ng kanilang teacher ang nangyari at dahil doon, naipatawag ang kanilang group ng kanilang guro sa isang Zoom meeting upang sila'y kausapin patungkol sa cyberbullying na ginagawa nila sa kanilang groupmate. Class, ano itong nababalitaan ko na nagkaroon ng cyberbullying sa class ko? Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin kung anong nangyari sa inyong apat at humantong kayo sa pangbubuli? I'm sorry po, sir. Kami po yung nambully sa kanya sa social media. Pero nagawa lang po kasi namin yun kasi dahil sa inis namin sa kanya, hindi kasi siya nakakatulong sa group work namin. Oo nga po, Prof. Minsan gumagawa nga siya ng puro mali naman ang pinapasa nila dahil kapag may group meeting kami, mas nakafocus pa siya sa pag-TikTok na kung ano-ano. Totoo ba ito, Lorna? Inaamin ko, Prof, pero kasi may dahilan kami kung bakit ko yun nagawa. Kapag nasa group meeting ako, pinaparandam nila sa akin na hindi ako belong sa group na yun. At kapag nagbibigay ako ng mga opinions namin about sa group task, pagtatawanan o kaya babaliwalain nila. Okay. I'm sorry kung yun ang pinaramdam namin sa'yo. Yeah. Sorry, hindi na namin uulitin. How about you, Lorna? Sorry rin kung ako masyado nakatulong sa group work natin at nabigyan ko pa ng oras ang pagpupuyat sa social media kaysa magpuyat sa group work natin. Okay, mag-ayos na kayo. Dahil kayo ang magkakasama sa groupings, hindi pwedeng nagkakaroon kayo ng alitan sa isa't isa. Ayoko na may marinig pa akong issue sa inyong apat. Yes, po, sir. Yes, po, sir. Okay, thank you.